kapag alam mo gusto mo yung trabaho at ini-enjoy mo, wala gaano katagal yan o gaano kahirap yan, basta ini-enjoy mo, tatagal ka sa department. Nung dumaduate kasi ako nung college, hindi ka agad ako napagtrabaho. May time na naging driver ako ng delivery ng tubig. Then may time na sumasama ako sa pinsang ko, nagkakabit ng canopy. Then nagkaayaan lang kami ng kaibigan ko na itry mag-apply sa DFA. Then hindi ka agad kami tinagang ati, mga 1 year. Hindi kami tinawagan. Then, naisipan kong mag-reapply ulit. Then, nung nag-reapply ako, naalala ako nung isang taga-HR na nag-apply ka na. So, eventually, nung nakita niya, hinugot niya yung document ko, yung application ko. Then, doon, start ako as telephone operator. I think it's 2007. Yung DFA yung first work ko na talaga full-time. 2016, nagkaroon ng opportunity na ma-assign sa New York, which is the Philippine Consulate in New York. Then, doon sa consulate na yun, ang handle ko is Records and Communication Officer ako doon. But, ako yung nagmamanage ng IT infrastructure ng consulate. Handling the appointment system ng passport or consular services, saka network. Then, yung mga technical work, like papagayos ng computer, yun, awa ko nun. Then recently lang ako nakauwi, which is 2022 December. So pagbalik ko dito, balik ako as acting or internal, ako yung supervisor ng Access Center. Ang trabaho namin is to answer email or calls. Pag mayroong tumawag sa amin inquiring something like regarding sa passport, if we can answer the queries, we answer it. But if kung tatingin namin na medyo mahirapan kami, we refer them to the right person in a right voice, right manner. At tulad nung problema niya sa gasa, there are people or there are calls na natatanggap namin na inquiring kung pwede na bumalik sa Israel, which is we decline na hindi pa muna. Baga, kung may queries kayo kung ano status sa Israel, i-refer din namin sa tamang tao. Yun, mga 18 mga repatriation case, we refer them to right person. Para sa akin yung maglingkod na doon sa mga publiko na bukas sa loob mo, na nai-enjoy mo yung pagtulong or yung ginagawa mo para sa publiko. Kasi minsan, hindi naman sa lahat, may time na kaya lang naman sila naging public servant kasi malaki sahod. Pero mas maganda kung naglilingkod ka, enjoy ka doon sa ginagawa mo kahit gaano kalaki pa yung sahod yun o gaano kaliit pa yun. Masarap sa pakiramdam na nagsistribisyo ko sa public eh. Baga, umaga na sa dugo rin namin, katulad nga nabanggit ko, my mother is working at BOI. So, sanay na ako. Some of my relatives, public school teacher din, so masarap yung pakandam na nakapagsilbi ka sa mga publiko. Doon sa New York din, nakapagkanda ako ng ilang blast bolt clinic. Kasi ang problema kasi sa ibang masao, kahit dito, ang clinic may bayad. Kaya nung nasa US ako, ginawa ko siya outreach. Naglabas ako ng flyers, tapos kung sino yun na na nag-apply, tinuturo namin. Back to basic kami, fundamentals yung tinuro namin. Ako si Ryan Compendio ng Department of Foreign Affairs, your public servant.